A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Coffee, Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Robin Louis Russet. God is good all the time. God is good. Praise God. All the time. All the time. God is good. All the time. God is good. Amen. All the time. Praise the Lord. God is good all the time. And all the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you sa ating online Sunday service. Ah, online prayer meeting. Ayan, salamat sa Panginoon. Live tayo dito sa Jesus Comfy Church. Salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin joining us tonight. Kung kayo ay first time, mag-comment lang dyan. You bless you. Glory be to God. Good evening din sa ating mga kapatid. Paalala para sa ating digital evangelism. Please continue to share, like, and follow yung ating bagong Jesus Comfy Cavite page. Ito yun. Kaya kung di nyo pa na-like at na-follow, gawin na natin. Mag-subscribe na rin tayo. Ayan, share now. Ayan. Salamat sa mga share. Comment lang tayo ng share done. Glory to God. Binabati natin ang ating mga early birds, mga kapatira natin sa gawain sa Panginoon. Brother Huge Espiritu, si Brother Yuma and Sister Maricel. Good evening. Ayan, glory to God kay Sister Lola and Sister Ruth, Sister Marge, Brother Paul, good evening sa inyong mga Sister Joy, Fajo, Sister Melody, good evening kay Sister Mira Santonia and Brother Yuri, good evening. Shoutout din sa lahat ng kasama ni John, Sister Cheng, and Brother Francis, and your family. Sister Novi and Mami Beng, Daddy Steve Reynolds, Brother Richmond Cuenca, congratulations. Brother Ray, Sister Pat, good evening. Yes, shoutout sa mga kapatid natin sa China, Sister Ria Quaresma. Thank you. Mag-pray muna tayo, ngayon tayo ng gabay kay Lord. Let us join in a word of prayer. Thank you. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Aming Hari, Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na nasa amin, kami po ay lumalapit sa iyong mapagpalang trono, trono na punong-puno ng biyaya, habag at tulong sa tuwing kami ay hihingi sa iyo. Salamat, Panginoon. And tonight, God, we are giving you worship. Glory, we're giving you honor, we're giving you praise sa lahat ng mga pagpapalang aming natanggap at mga tatanggapin pa. Panginoon, papasalamat kami sa kabutihan mo, sa pag-ibig, sa pabor, sa kapahingahan ng aming mga kaluluwa, at patuloy mo kaming pinalalakas even for our mental health, emotional health, and even healing physically, Lord. Thank you. I just want to give you glory and honor, Lord. Thank you for the opportunity to serve you, God, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you for this wonderful platform. We can share, we can gather, fellowship even online. That's why, Lord, we're inviting you in this place. Inviting you in our homes. Salamat po, Panginoon, at narito po ang aming mga puso, binubuksan namin sa iyo. Handang tumanggap ng iyong salita. Handang mabago ng iyong kapangyarihan. Panginoon, maraming salamat. Tonight, we just want to come to you and receive from you word, wisdom, and blessing, Father. Tonight, God, ang aming pong panalangin ay samahan niyo po kami. Ikaw po manguna hanggang sa wakas, maranasan ang iyong pagsama, presensya, kapangyarihan. Lord, ganun din ang
kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso, laging nag-aamamapaw yan, Lord. Salamat sa mga kapatira namin kasama namin live, sa mga nanonood ng replay, inaalis namin lahat ng distraction, Lord God, para hindi namin mapakinggan ng maayos. Hindi kami makatanggap, Lord, lahat ng distraction, ng kaaway, delay, maging ang internet connection, bibigay mo sa amin magandang streaming, Lord, ng salita mo. Salamat din, Panginoon, sa mga kasama namin ngayon for the first time. May maganda kang plano. At para sa mga kapatira namin na lagi namin nakakasama, ang aming panalangin, Lord, ay ang patuloy na pag-aalab sa aming puso na makilala ka, lumago sa aming pananampalataya, sa aming buhay bilang mga tagasunod. Panginoon, dahil narito ka, nandito ang kapayapaan, nandito ang kagalingan, ang kalayaan. Panginoon, that's why God, salamat po dahil sa pagsama mo, doon nararanasan namin ang security, andun ang contentment, andun ang kapunuan, ang satisfaction, maging fulfillment sa aming mga buhay dahil sa pagsama mo. Kaya Lord, invite ka namin at mabuksan ang aming mga mata, makita namin ang kagandahan ng iyong mga salita. Lord, I pray in Jesus' name by the power of your Holy Spirit that you will bless us with wisdom, give us understanding and knowledge from heaven, illuminate your word. Hindi namin tumaunawaan sa aming mga sarili lamang, Panginoon. Kaya padala niyo po ang banal na Espiritu, puspusin kaming lahat. At kami hindi lang manood, makinig, kundi maging buhay talaga namin ang salita ng Diyos. Sa gayon, makikita sa aming mga magagandang pagbabago at pangako mo, Lord. Pagpapalaay mo kami sa lahat ng aming gawain. Kaya Lord, tinatanggap namin ang mga pangako ng iyong mga pangyariang salita. Sa pangalan ni Jesus. Yeah, praise the Lord. Thank you. Good evening sa atin po mga kapatiran. Salamat sa Panginoon. Thank you for joining us sa ating online prayer meeting Mondays to Fridays 7 to 8 kahapon. Tsaka nung Lunes, napanood nyo ba yung ating message? Actually, it is live on Sunday sa ating physical gathering. Bless the bless at without God, we will not go. Totoo yan. Tuloy-tuloy tayo para sa darating na Sunday, sa ating online Sunday. Kung hindi nyo napakinggan, panoorin nyo yan sa ating Facebook page, sa YouTube channel natin. Importante yung Word of God. Mapakinggan natin para makasunod tayo sa Panginoon. Brother Amado Guhel, magandang gabi din po sa inyo. Okay, para sa ating media team, awitin natin to. Mga bagong awitin to eh. Itong salamat sa iyo. Paki-comment naman yung lyrics dyan. Praise the Lord. Alam mo yun, maraming tayong pagpapasalamat, kabutihan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Kaya itong awit nila to, talagang pasasalamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos kay Sister Rowena de la Serna. Shoutout sa inyo, family. Ayan, mga kapatid, good evening kay Brother JS. Hello sa iyo dyan. Salamat kay Sister Sheila J. Praise the Lord. Kay Brother John R. Sister Winnie sa inyo family. Shout out sa lahat. Nakasama mo siya, Tita Ami. Ayan, shout out din sa inyo, Brother Randy, Sister Cheryl. Mami Ading, thank you Lord. Sister Marimel, good evening kay Brother John Lo. Ruth Inonog, ayan. Paki-comment sa, ayan, sinend ko na sa media, no? Para sa ating awit. Share nyo lang dyan, pakitag. Salamat sa Panginoon. At umawit tayo sa Diyos sa buhay. And while we wait sa lyrics natin, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon, sa mga kapatiran natin, local and international churches. Sa J. Coffee Greece, kay Pastor Bong, at Pastora Josephine, ayan, salamat sa buhay ninyo. Magiging kay Pastor John ng J. Coffee Canada, hindi yung salamat Panginoon, ha? Yung salamat sa iyo, ayun. Sinend ko na yan, eh, sa, hindi naman sa page natin sa media. Ayan, praise God. Salamat sa iyo. Okay. Natin yung lyrics, mga kapatid. Salamat sa'yo. Bagong kanta to eh.
Hello, Brother Jason Padolina. Good evening, sir. Okay. Maganda na tayo. Mag-worship na tayo. Shout out sa inyo dyan, Brother Raymond. Yes. Thank you, Lord. Pero sa iyong paraan na ma-express natin
pasasalamat natin sa lahat na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Praise the Lord! Ayan, glory to God! Salamat sa iyo, yung awit natin. Kailangan salamat sa Diyos. Ayan, muli, good evening sa ating mga kapatid. Thank you for joining us as we sing these songs to our God. Salamat sa Panginoon, sa mga kapatid natin, sa inyong patuloy na tags and share. We are encouraged to continue. Salamat sa buhay mo si Brother Herman Rodolfo and Sister Maya. Shoutout sa inyo dyan, Sister Jelle Hoga, kay Sister Arlene Vinson. Good evening sa ating Wow Ministry. Hello din po kay Sister Cynthia and Brother John John Oleta. Good evening po sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Shoutout kay Sister D. Johans. Ayan, kay Sister Neri Monzon. Sa inyo family, sa lahat na kasama niya sa El Garaje, Sister Janet Kizon. Shoutout. Thank you. Yes. Tuloy lang tags and shares. Salamat sa Panginoon for joining us. Siyempre, magko-coffee break muna tayo. Kasama yan. Coffee break. Dagdag kalaman. Matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, praise the Lord para sa ating Comfy That's Break. That's a good idea! Sa Proverbs chapter 7 ang ating babasahin. Alam nyo, itong Proverbs marami tayong matututunan dito. Ito yung everyday life application, paano mabuhay ng may karunungan. At ito nga, nagbibigay ng advice yung nanay ni Solomon sa kanya, no? Kasi syempre, ang dami niyang kayamanan, eh. Napakayaman, marunong, talaga hari, nandun siya sa posisyon, may kapangyarihan, eh. Kumbaga parang anytime na may gustuhin siyang babae, anytime na may magustuhan siya, nagandahan siya, eh, pwede niyang gawing asawa. May kapangyarihan siyang gawin yun. Eh. So, ang message sa kanya, itong Proverbs chapter 7, pag-iingat sa pangangalo niya. Pag-iingat sa mga babae na mahilig sa laman. Ayan, pag binasa niyo yan. Kaya itong mensahe na to, para sa mga, mga lalaki, sa mga nanonood dyan, no? Ito, basahin mo to na, ito yung nagiging bunga kapag tayo nag-give in sa tukso ng laman. Ayan. Sabi dito sa Proverbs 7 verse 27, isipin mo, ang sabi, yung bahay daw nung babae na yon. Sabi niya, sa bahay niya'y nagmumula ang landas ng kasawian. Kasawian, ang hirap nun, di ba? Baga sa una, masaya, masarap. Pero doon nagmumula yung kasawian. Sabi niya, tiyak na patungo sa malagim na kamatayan. So, yung kasalanan, wala talagang magandang patutunguhan yan. Sa ngayon, sa ilang minuto, parang ang saya, parang maganda, punong-puno ng liwanag. Pero alam mo, ang patutunguhan yan, kasawian, at ano yun, sabi, kamatayan. Kaya wala talagang magandang maidudulot yan. Kaya sa ating mga mananampalataya, anong sabi? Flee from sexual lust. Yan ang sinasabi, takbo. Layuan mo yan. Kaya purihin ng Panginoon sa coffee break natin. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yes. Kuha na po tayo ng ating mga Bible. Buksan natin sa Mark chapter 8. Verse 36 to 37, these are powerful verses, powerful words from the Lord Jesus Christ himself. Mark, chapter 8, 36 to 37. Ayan, basahin po natin yan. At tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa ating mga kingdom builders. Salamat sa inyong patuloy na pagbibigay. Salamat sa inyong patuloy na panalangin. Ayan. At one day, may tatayo na rin yung sanctuary na yan. Ano pa't ang Panginoon magpo-provide. And we want to be used for the glory of God. We want to be blessed
Diba? Salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa mga kingdom builders natin. Ganun din sa ating mga kingdom partners for your continuous support. Sa mga tithers and inyong mga offerings, sacrifices, and even your seeds. Talagang andyan, namumunga. Nabe-bless talaga financially. Giving us health, prosperity, blessing, success, and victory in every area of our life. At alam ng Diyos yan, kapatid. Hindi natin siya kayang talunin kapag bigay. Laging mas malaki ang ibibigay ng Panginoon. No? Salamat sa Diyos. Masahin natin itong Mark chapter 8, verse 36 to 37. Hello and shout out sa inyo dyan. Salamat sa buhay mo, brother. Ferdy Quaresma. God bless you. Hello sa iyo, Tito Linda and Tito Reni. Kay Karen Ashwistal. Ayan. Okay. Mag-charge na po kayo dahil pumipitik-pitik ang kuryente dahil sa malakas na ulan. Ayan. Hello sa iyo, Lily Dadavitan. God bless you, kapatid. God. Okay, basahin natin yung Word of God. Mark chapter 8, 36-37. Sabi dito, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya. May maibabayad pa siya para mabawi ang kanyang buhay? Manalangin tayo. Aming Panginoon, Amang Diyos, na nasa langit, salamat po. Samahan mo po kami, Panginoon. Ikaw nga po magturo sa mga pangyayari, hindi lamang sa Pilipinas, Panginoon, mga trahedya sa buong mundo na aming nababalitaan. Help us to have a habit of learning from this. Na lagi kaming matututo. Hindi lang malalaman, hindi lang mai-inform, kundi we will learn from this. Kaya Panginoon, as we study your word, salamat dahil alam naman namin na kahit sa mga pangyayari sa mundong ito ay ikaw ay sovereign. You are in control. And you are teaching your children. Salamat Panginoon. And I pray God that speak to each and every one of us. Speak to our hearts. Thank you for the reading of your word, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito. Sa pangalan ni Jesus. Yes, salamat sa Diyos na buhay. Muli, good evening sa ating mga kapatid. Welcome sa ating OPM online prayer meeting. Mondays to Fridays tayo, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruben ng Jesus Comfy. Magsisimula tayo uli ng isang panibagong serye. Kasi napakaganda nito eh. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, laging may tinuturo ang Panginoon. Kaya alam niyo po, isa-isahin natin ang mga pangyayaring ito. At ngayon, yung series natin is Habit of Learning. Ang mga mananampalataya, ano yan eh? Disciple eh. Alam mo yung mga disciple? Talagang kailangan yung disciple, it simply means student. Alam mo yung laging handang makinig, laging handang matuto. Kumbaga, maging habit na sa atin na lahat ng pangyayari sa buhay natin, not just even going to church, and as we go to occasions, we see the news, what is happening now. Let us develop a habit of learning. Ayan. Kahit sa mga personal nating buhay, ang mga nangyayari sa atin, kailangan matuto tayo lagi. Meron tayo laging matututunan. Ayan. Salamat sa Panginoon. Kasi life never stops. So, sa buhay mo, habang humihinga, let us learn. Learning never stops. Lalo na sa pag-advance ng technology, sa pagdami ng mga nangyayari, kailangan lagi tayong natututo. Hindi lang nanonood, hindi lang nakakaalam, kundi natututo. Alam niyo po, isa sa mga nakakalungkot na pangyayari sa social media at nababalita naman yan, buong mundo kasi involved dito ang 5 billionaryo, 5 billionaires na sumakay ng submarine na tinatawag na Ocean Gate. Ang ganda ng pangalan no, ng company, di ba? Ocean Gate. Kumbaga para makita mo yung ocean, dito ka dapat sumakay. Kumbaga pag ikakategorize nito is a travel leisure. Kasi hindi mura ang pamasahe para makapag-explore ka sa ilalim ng karagatan. Kailangan mo ng submarine, di ba? Narinig nyo na ba yung balita na yun?
nalaman nyo na ba yon yung nangyari doon sa limang bilyonaryo na yon? Na sumakay sila ng submarine para mag-explore deep, deep, deep down in that Atlantic Ocean para makita, ma-explore yung sunken na Titanic. Ayan, balita yan! Sa ibang bansa, ang sakay niyan ay mga bilyonaryo. Eh, syempre, hindi ka ba naman bilyonaryo? Eh, ang ticket niyan ay magkano? $250,000 yun, ha? Pag kinonvert mo yun sa peso, ba, malaking pera yan. Millions of pesos. Kayo nilang mag-compute. So, parang, wow! Anong nasa isip ng isang tao na gusto niya mag-explore sa ilalim? Di ba? Merong mga background ito, mga billionaires na ito na nagano rin sila sa space. Ang pinayad naman nila is $50 million. Ma-explore yung space. Imagine that. $50 million. So, grabe, billion-billion na sa pera natin. Dami ng mapapakaing tao. No? Siguro kung bibigyan mo bawat Pilipino, mayaman na Pilipinas. Di ba? Huwag ganun katindi yung mga nais ng mga taong ito. Di ba? Wow, grabe. Grabe talaga yun. Kumbaga, isip mo. Isang punta mo lang doon, isang biyahe, yun na yung babayaran mo. 50 million. Wow, tindi. Tapos, sa ilalim ng dagat. Kaso nga, yung submarine, eh, nagkaroon ng mga flaws dahil matindi yung pressure, eh. Sa ilalim ng dagat, konting pagkakamali lang will result into tragedy. Ayan. Kaya nga, ang pag-usapin natin ngayon is learning from tragedies. Nakakalungkot man kasi itong limang tao na ito, mga bilyonaryo na ito na nag-explore doon sa Titanic, yung kanilang sinasakyang submarine na crumpled, alam yung tin can, yung pag-uinom ka ng coke in can, ginanon yung ano, sa sobrang tindi, wasak talaga. Siyempre, sino mabubuhay doon? 10,000, ano yun? Tawag dyan, meters yun, sa ilalim. Ganun kalalim yung kanilang in-explore at dahil nga doon, nawalan sila ng buhay, namatay. And we can learn a lot from this. Sa mga nangyayari, no? Kung gaano po kahalaga yung buhay ng tao. Sabi ng Ecclesiastes chapter 7 verse 2. Ecclesiastes 7 verse 2, mangangaral sa Tagalog, no? Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay natakdaring mamatay. Kumbaga pinapakita dito ng sinasabi ng matalinong hari, pinakamatalinong hari na kung meron tayong pipiliin, eh pumunta ka dun sa bahay ng namatayan kesa dun sa bahay na naghahanda at nagsasaya. If you see mas maraming nagsasaya ngayon, social media, kung ano yung mga masasayang gawin, yung nice ng mga tao. Pero ang sabi ng Bible eh, doon ka sa ano, paghahanda sa kamatayan. Doon ka sa mga event na maalala mo na ikaw din ay nakatakdang mamatay. Eh kasi totoo naman yan, di ba? In celebrations, hindi naman masama yan. Celebrations, vacation, travel, parties. Hindi naman masama yung mga masasayang kainan, pero we do not see the value of life. We do not see how short our life is. Walang realization kung gaano kaiksi ang buhay. Kumbaga parang gusto mo pang mabuhay ng mahaba, hindi mo alam, yun na pa yung last day mo. Pero kapag pumunta ka sa mga burol, di ba parang wow, darating ang panahon, hindi ko alam kung kailan, pero ako rin yung hihiga dyan. So we've come to realize, no, na darating yung panahon na haharap din talaga tayo sa kamatayan. Kaya alam nyo, we need to learn. Let us have a habit of learning. Let us learn from tragedies. Sa mga trahedya na nangyayari sa buong mundo, marami po tayong matututunan dyan. Sabi nga ni C.S. Lewis, ha, sabi niya, tragedy is more important than love. Mas importante daw yung love. Anong context sa yung tragedy sa love? Anong konteksto nito? Out of all human events, it is tragedy alone that brings people out of their own petty desires and into awareness of other humans' suffering.
tragedy occurs in human lives so that we will learn to reach out and comfort others. It's better than love. It's more important than love, sabi ni C.S. Lewis, yung mga trahedya. Kasi dito natin nare-realize na, wow, ang dami ko palang mga dapat ipagpasalamat. Yung iba nga, walang ganito eh. Talaga nangyari sa kanila yon. Kaya alam mo, makikita mo na may mga matututunan talaga tayo. Ang gusto ko ibahagi sa inyo, una nating matututunan sa tuwing tayo ay makakarinig ng balita ng mga trahedya, mga sakuna, and I pray na hindi naman mangyari sa atin ito. Eh kung sakali man na ito'y mabalitaan natin, let us learn from this. Una-una, let us learn that life is a gift from God. Life is a gift from God. Yung buhay natin, hindi natin pagmamayari. It's a gift from God. Regalo to sa atin. At kung kailan, sinabi ng Panginoon, okay, tapos na ang buhay mo. Alam mo kasi maraming kaisipan, paniniwala na isang beses ka lang mabubuhay dito, gawin mo ng dapat mong gawin, gusto mong gawin. Well, parang totoo yon. Pero kalahati lang yung katotohanan na yon. And half-truth is a lie. YOLO, you only live once. Parang totoo eh, di ba? Totoo naman na parang isang beses lang baka mabubuhay sa mundo. Somehow, it is kind of true, pero merong judgment eh. Yung katawan natin, isang beses lang dito. Pero yung espiritu, mabubuhay yan, magpawalang hanggan. Kaya kung ano yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon, kailangan maunawaan natin na, Lord, ikaw ang nagbigay ng buhay nito. Kailangan kitang kilalanin. Kailangan ako magbigay ng oras na makilala yung nagbigay sa akin ng buhay. Intindihan niyo yun? Kasi alam niyo, napaka-uncertain ng mga bagay talaga. Wala pong kasiguraduhan ng mga bagay. Trabaho mo, hindi naman sigurado yan. Kahit nga, gano'ng kalaki ang kumpanya, kalakas, bigla na lang nagsasara. Di ba? Yung nag-iingat sa mga biyahe, siyempre, pinagpe-pray tayo, pero life is uncertain. May mga nagbabanggaan, di ba? Bigla na lang lumakas ang bagyo, bumahawi, dash away ang lahat. Ayan nga, nakakalimutan na ba ng mga tao ang pandemic? Na lahat tayo sobrang busy natin sa mga buhay natin, and then pandemic came, ang coronavirus. Life is uncertain. Kaya alam nyo, kailangan mo nawa natin kapag may mga trahedyang ganyan, it's a gift from God. Kaya dapat magkaroon talaga tayo ng relasyon sa Diyos. Life is so uncertain. Kaya kahit anong plano mo eh. Diba? Imagine these 5 billionaires. Ang dami nito mga business meeting. Ang dami itong mga planong buksang negosyo siguro. May mga gagawin pa to sa kanilang buhay. Sobrang full pack ang kanilang schedule. Pero yung mga schedule na yon ay hindi nila napaghandaan, hindi na nila napuntahan. Because life is uncertain. Misa, iniisip natin, may araw pa ng bukas eh. Pero ang sabi ng Biblia, huwag mo ipagmayabang ang araw ng bukas. Kaya kung ano yung meron tayo ngayon, let us use it for the glory of God. Alam mo, nung pinapanood ko itong news na to, naintindihan ko that number 2, time is more valuable than money. Time is more valuable than money. Billionaires. Billions of dollars. Convert mo sa pesos yan. Hindi yung kasa sa kwarto mo. Okay? Hindi ka kasa yan. Di ba? Napakaraming pera nun, kapatid. Billionaires. Pero may mas importante pa sa pera. Alam nyo kung ano yun? Yung oras natin. Kaya alam mo, let us not take time for granted. Huwag mo sayangin yung oras. Huwag mo baliwalayin yung oras na binigay sa iyo ng Panginoon. Kasi life will not go by your timing. Lord, ito plano ko. Teka, mamaya na yan. Ito muna gagawin ko. We cannot do everything. Hindi mo alam kung magagawa mo pa yon. Time is more valuable than money. Kung bibigyan nga sila ng chance eh. Pero nasa pinakailalim sila ng dagat. Andun sa ocean floor, and kita nila yung Titanic, and then bigla na lang gumano yung submarine, instant, sa tindi ng pressure, tingka na parang wasak-wasak pag pinanood niya. Makita mo, kalat-kalat yun, no? Titanium yung ginamit nila.
Ang tigas na bakal nun, kapatid. Pero, wasak lang lahat. Kung meron lang silang pagkakataon, ikaw nanonood ngayon, yung kanilang bilyon, lahat ng pera nila, listen, lahat ng pera ng mga bilyonaryo niyan, i-exchange na sa'yo. Sabi niya, ikaw na ang billionaire, pero bukas mamamatay ka na. Tatanggapin mo? Hindi eh, di ba? Ikaw, lahat ng dami mong mabibili. Ay, bigla ka magpatayo ng mga, bumili ka ng mansion, ayaw ka ng resort, gawin mo to, bilhin mo, punta mo lahat ng gusto mong puntahan, pero kaso bukas patay ka na eh. Parang isipin mo, wow, tatanggapin mo ba? Hindi mo tatanggapin. Exchange! Yung account mo, palit sa account niya, go, grabe, do. Withdrawin mo eh, syempre sa'yo na yun. Pero hindi mo ipagpapalit eh. Bakit? Kasi bukas patay ka na. Pero sila, kung nanaisin nila, gusto pa nilang mabuhay eh. Kung mabibili lang ang buhay eh. Diba? Kaya alam mo yung oras, talaga mas mahalaga sa pera yan. Kaya ngayon, na meron ka pang panahon, na meron pa tayong oras, kapatid, yan ay kayamanan na nanggagaling sa Panginoon. Na ingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng karunungan na gamitin natin ang oras natin para sa kapakinabangan na tayo makapagbigay karangalan sa lumikha sa atin. Let us not take time for granted. Natutunan ko rin dito sa trahedyang ito. Sa verse, sa pangatlo, no, is we are blessed in many ways. We are blessed in many ways. Totoo. If you're listening tonight na parang sinasabi mo, kung milyonaryo lang ako, wala na akong hahanapin pa. Kung magkakaroon lang ako ng 1 bilyong piso, di ba? Masayang-masaya na ako sa buhay. But you know what? We are blessed in many ways. You know why? Isang nakita ko rito na iba-iba yung tao eh. Lahat tayo merong hinahanap na makapagpupuno sa atin. Na parang kulang pa rin. Kumain na tayo, pero parang hinahanap pa rin natin. We always crave for more. Di ba? In material things. Meron ka ng ganito, gusto mo pang bumili ng ganito. May gadget ka na ganito, nag-upgrade, gusto mo pa. You always crave for something. But you alam nyo, we are blessed in so many ways. Because we have the joy of the Lord. Kontento tayo na kahit hindi naman natin sinasabi na eto lang yung sitwasyon natin, ayos na tayo, hindi na tayo mag-i-improve, hindi na natin gustong lumago, ayaw na natin maging masagana, no? But kahit anong dumating sa atin ngayon, pinagpala talaga yung may mga contentment at joy of the Lord. Eh. Alam mo yun, masayang masaya ka na eh. Na hindi mo na kailangan mag-travel pa sa space para maging masaya. Hindi mo na kailangan pang sumisid sa kilaliman ng dagat, makita yung Titanic para maging tunay na maligaya at kontento at fulfilled sa buhay, di ba? Hindi na ganun yung basehan natin eh. Yung contentment na nanggagaling kay Kristo. Di ba? Kahit hindi nga yung kape nga eh, 3-in-1 lang yan eh. Pero masayang masaya ka. Yung iba naka-Starbucks na nga eh, malungkot pa din. Di ba? Intindihan mo yun? There's the joy of the Lord in our hearts. Kahit nga yung bahay natin tumutulo eh, di ba? Masaya ka pa din eh, kasi alam mo, kita mo ang Panginoon, ang shelter ng iyong buhay. Secure ka sa relationship mo sa Lord. Eh yung iba nga mansion, laging nagsisigawan, nag-aaway, tataasan ng boses. We are so blessed in many ways. Alam mo yun, hindi mo na nanaisin pa yung mga bagay na kakapahamak mo eh. Kaya alam nyo mga kapatid, kapag nakakarinig tayo ng, nakakapakinig ng mga ganyang balita, we learn to count our blessings. Bilangin mo, thank you Lord, buhay ako, kasama, hindi ganun kalaki sweldo ko, pero thank you Lord, nakakasama ko yung mga anak ko, di ba? Yung may choice ka na piliin na ikaw ang magpalaki ng mga anak mo. Praise the Lord, di ba? Yung iba kasi nag-a-abroad eh. Mahirap para sa kanila kung may choice lang sila. Gusto nilang umuwi eh. At makasama ang kanilang pamilya. Yung iba naman na nasa abroad, bless ka kasi, alam mo yun, makikita mo yung kumpanya mo,
Pakita mo yung employer mo, maayos, nakakapag-provide ka sa iyong family. We are so blessed in many ways. Kaya simulan na natin, bilangin natin kung ano yung mga pagpapala ng Diyos. And pang-apat, nakita ko yun that we become more grateful. Hindi naman dahil nawawalan ka ng sympathy or empathy sa mga nawalan ng mahal sa buhay. We feel sorry for them, for their loss. Kasi may 18 years old dun eh, bata. Iba, yung piloto matanda na din eh. Yung billionaire eh, medyo may edad na din. We feel sorry for their loss. But you know, sa mga tragedy na yan, we become more grateful. We become more grateful of our family. Kaya alam mo, you need to learn to appreciate the people in your life. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, itong yung pagiging grateful, pagpapasalamat, diba? Kamusta naman yung asawa ng mga lalaki na yon? Kamusta naman yung mga iba nilang anak? Kaya alam nyo, mga kapatid, kung meron tayong pamilya, mahal sa buhay, andyan sila, wow, learn from tragedies. Let us be more grateful. Pagpasalamat natin. Kasi totoo, yung trahedya na yan, ang bilis lang nangyari. It happens instantly, suddenly, bigla na lang, hindi na makita. Ang sabi nga nila, yung mga tao, mas nalalaman nila yung halaga ng isang bagay kapag wala na. Diba? Pero tayo may mga karunungan na galing sa Diyos. Hindi mo nahihintayin yun na magkaroon pa ng trahedya, na mawala ang isang tao bago mo i-appreciate. Kaya alam nyo, ipagpasalamat natin sa Diyos. Ipagpasalamat natin sa Panginoon na kung ano ang ibinigay niya sa atin. Bilyonaryo ito. Example, sinabi niya sa iyo, palit tayo. Lahat ng bilyon na meron ako, ipapalit ko sa iyo na lang. Pero kinabukasan, wala ka ng pamilya. Pagpapalit mo ba? Hindi mo rin pagpapalit. Bakit? Higit pa pala sa bilyon ang halaga ng pamilya mo. Ang buhay ng iyong mga anak. Tama. Kaya ipagpapasalamat natin. Yung buhay, maging yung ating pamilya. And you know, last, learn from this tragedy is naisip ko, nakita ko as I observe. Bakit ka pupunta sa ilalim ng dagat? Bakit ka pupunta sa space? Bakit ka pupunta sa kailaliman ng dagat? Ang dami naman pwedeng gawin. And these people are billionaires. Siguro nagawa na nilang lahat. Na boring na sa buhay. Let's try something new. Something different na hindi natatry ng karamihan ng mga tao. Kasi syempre, pili lang yun. Ilan lang pwedeng sumakay sa submarine. Totoo. Sometimes people are searching for meaning. Searching for purpose. Ano bang purpose ng bilyon natin kung hindi natin gagamitin? Tara, puta tayo sa ilalim ng dagat. Imagine that. I'm just thinking. Kaya alam nyo, nung nangyari yun, iniisip ko, hindi ako pupunta sa ilalim ng dagat. Ang question dito, bakit ako pupunta sa ilalim ng dagat? Para lang tingnan yung Titanic? No. Think of that. Keeping. We're searching for purpose. Kaya panghuli, sa mga tragedies na ito, kailangan maintindihan natin yung purpose ng buhay natin. We must define our purpose. Ano bang dahilan? Bakit ako humihinga? Yung iba nanonood, nakikinig, gusto mong yumaman? Gusto mong maging bilyonaryo? Anong gagawin mo pag bilyonaryo ka na? Anong gagawin mo sa mga bilyong-bilyong pera na yun? Kapag walang purpose yung kapatid, baka pumunta ka sa moon. Kasi mayroong ticket papunta sa moon. Baka sa Mars ka magtayo ng bahay. Because you're searching for purpose. You can do that. You have a lot of money. Pero anong dahilan? Bakit gusto mo ng bilyon? Bakit gusto mo ng pera? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ganun ka nalang kagrabe sa pagpupush ng business mo? What is the purpose?
of your life. Naghahanap ang tao ng dahilan. At alam mo, ang totoo niyan talaga naman yung hinahanap natin. Hindi mo matatagpuan sa kaperahan niyan eh. Hindi mo matatagpuan niyan sa moon, sa ilalim ng dagat, hindi. Anong dahilan? Anong purpose? Anong kahulugan ng ating buhay? Matatagpuan mo to sa lumikha sa'yo. All of us, when God created us, we have a purpose. He has a plan for us. He has a purpose for our life. Kaya alam mo, babalik ka sa Diyos eh. Babalik at babalik ka sa Panginoon. Babalik ka doon para maalaman mo, Lord, kaya ako humihinga ngayon is para gawin ko. Kasi kapag hindi mo alam ang purpose mo, marami kang bagay na susubukan. At yung mga bagay na susubukan mo, walang kasiguraduhan na magiging ligtas ka doon. Kaya alam mo, ito'y karunungan na galing sa Panginoon. In Ephesians chapter 5, verse 15, sa Amplified Bible, therefore, see that you walk carefully. Ibig sabihin yun, you walk carefully, you live your life carefully. Maging maingat ka. Huwag ka lang bastang huminga. Ibig sabihin, bawat araw ng buhay na binigay sa iyo ng Lord, sabi niya, living life with honor, purpose. You live life with purpose. Encourage, shunning those who tolerate and enable evil. Sabi niya, not as the unwise, but as wise, sensible, intelligent, and discerning people. How can we live wise if we live for the purposes of God? Kaya maaaring nanonood at nakikinig ka ngayon sa mga pinag-usapan natin. O nga, Pastor, eh, alam ko naman na pahalaga ang buhay. Alam ko naman na regalo to sa Diyos. Alam ko na yung oras, ginto nga yan. Time is gold eh, di ba? Alam ko naman, bless ako na sa maraming paraan. Alam ko rin, na-appreciate ko naman yung pamilya ko. Pero ito isang question na hindi ko pa rin nasasagot hanggang ngayon. Bakit ako nabubuhay? What is the purpose of your life? If you're listening tonight and you're saying, hindi ko alam yung purpose ko, I have a good news for you. There is a purpose for your life. And you cannot find it anywhere in this world. You can only find your true purpose in life with God, the one who created you, the one who breathed life into you. That's why it calls us to go back to God and seek God with all your heart. Open your heart to Him and, Lord, I want to know the meaning of my life. I want to know my purpose. This comes not just knowing who God is, hindi lang kilala mo ang Diyos, but really having a deep, intimate relationship with God. Eh, paano ko makikilala ang Diyos? Napakalaki ng Diyos. Napakalayo niya. Ako nandito ako sa lupa. Is there any chance that I can know God? Yes. Because God has sent His Son. God becoming a man. 100% God, 100% human. He lived among us. He died for our sins. He was perfect. He died as a sinner. But God raised Him from the dead. And if you will put your faith in Jesus, you confess your sin, that Lord, I need you in my life, forgive me, God will forgive you. And we will have a relationship with Him through Jesus Christ, our Lord and Savior. That's why tonight, if you're that person, yung sabi mo, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Lord, gusto ko malaman yung halaga, yung kahulugan ng buhay ko, samahan mo ako sa prayer na to. Galing sa puso, manalangin tayo. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Lord, patawarin niyo po ako, makasalanan ako. Panginoon, gusto ko pong malaman ang kahulugan ng aking buhay.
Ano ba ang kadahilanan ng aking buhay? Kaya Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. At pinagsisisihan ko po ang aking mga pagkukulang. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Banal na Espiritu, tinatanggap kita sa buhay ko. Manahan ka sa akin. Panginoong Jesus, ikaw ang maghari sa akin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, kapatid, kung sumabay ka sa ating panalangin. At magandang balita, pinatawad na tayo ng Diyos. Kung tunay kang nagsisi sa kasalanan mo, pinatawad ka na niya. Pero wala pa tayo sa langit. Sa langit tayo pupunta, pero habang nandito tayo, meron pang purpose. May dahilan eh. Huwag mo na hanapin sa kung saan-saan. Find it in God. You can find it in God. And in His Word, kaya na-encourage ka namin. Lagi ka umatin sa mga pagtitipon natin, kahit online, physical. At simulan mo na rin basahin yung Bible. Minsan, hindi natin maintindihan eh. Kaya, gano'n na lang natin kailangan ng spiritual family na magtuturo sa atin, magli-lead sa atin. Meron tayong mga online gatherings, online cell group, all ages, para lalo natin makilala ang Panginoon at malaman para saan ba tayo, ano ba ang buhay natin. Kaya sa mga pagtuturo na ito, sa mga trahedya ng buhay na napapalitaan natin, let's learn from it. Let us have a habit of learning. Amen? Salamat sa Diyos. In 5 minutes, tapos na tayo. Congratulations, pinatawad ka na. Magsimula ka muli. Let's pray one more time. Let's close our eyes and bow our heads, Heavenly Father. Maraming salamat. Hallelujah. Give you praise. Give you glory and honor. Salamat po, Lord. Let us treasure our time, our life that you have given to us. Let us learn to count our blessings and appreciate and define our purpose, Lord. Saan nga ba namin hanapin sa iyo? At tulungan mo kaming saliksikin ito sa pamamagitan ng pakikinig ng salita, pagbabasa ng salita, at pagkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Panginoon, at kapag nalaman namin, help us to walk wise and not the unwise. Help us to live with purpose. People is intelligent. People with discernment. Hindi lamang kami mabubuhay na walang dahilan. Araw-araw magkakaroon ng kahulugan sapagkat sinasamahan at gagabayan mo kami. Kaya Panginoon, salamat po. I pray as we continue to seek you, we will find you if we seek you with all our hearts. Sabi mo, ang promise mo, if we ask and we will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Lord, we're seeking you. We're seeking your word, Lord. Reveal to us your plans, your purposes in our life. Hayaan niyo po lumakad kami sa mga dahilan, sa kadahilanan na pinagkaloob mo sa amin, sa layunin mo sa aming buhay. Na i-treasure namin ang family, ang health, maging ang magandang kalusugan sa bawat isa, Lord. I-treasure namin na ang mga paglilingkod, ang mga opportunities na binibigay mo, help us not to take it for granted. To maximize, live life as wise. Salamat, Panginoon. And tonight, God, we thank you. Sa mga trahedya, maging sakit. Alam namin na may tinuturo ka. Sa kahirapan, may tinuturo ka. Kaya, Lord, sa mga susunod na mga araw sa pag-aaral namin ito, samahan niyo po kami, Panginoon, na matuto. Let us learn from you, Father. Maraming salamat. I pray for our brothers and sisters na diagnosed ng cancer. In the name of Jesus, sa mga namomblema sa chemotherapy, sa dialysis, Lord God, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang nagbigay at lumikha ng buhay, kaya Panginoon, ikaw ang Diyos na magpapagaling. Lord, hayaan niyo po na ang mga pangyayari sa buhay nila na ito ay magtulak sa kanila para lalong lumapit sa iyo. Salamat, Panginoon. And we pray for your mighty power, Holy Spirit. By your stripes, Jesus, we are healed. And we declare healing, God, emotionally, spiritually, physically, and even, Lord, healing mentally, Father, for those who have a challenge in their mental health, Lord.
I pray for the fire of the Holy Spirit to continue to empower us to serve, to believe na kahit na sa mga problema ang pinagdadaanan, magpapatuloy pa rin, maglilingkod pa rin. Kaya Panginoon, salamat po. Patuloy niyo po kami palakasin ng Espiritu at Grasya. Lahat ay ito, Panginoon, ay aming tinatanggap sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Yes, praise the Lord. Salamat sa Diyos ng buhay, mga kapatid, for joining us sa ating prayer. Tinanggap mo na ba yan? Isip mo na yun sa buhay mo, Lord. I receive, I believe, di ba? Tandaan nyo, pinag-usapan natin nung Sunday, di ba? 2 Corinthians 1:20. Our amen ascends to God for His glory. Amen! Huwag lang comment, ha? Nag-i-amen ba kayo dyan? Amen! Naririnig niya, umakit din sa Diyos sa langit yung amen natin. Yeah, praise the Lord sa mga kapatid natin na nakasama natin ngayong gabi. Pagpalain ko yun ng Panginoon. At nagpapasalamat din tayo sa ating mga digital evangelists. Salamat sa pag-share, sa pag-tag, sa mga nag-like and follow, sa mga new blessing natin, mga nakasama natin hanggang ngayon. Maraming salamat. Salamat din sa ating mga kingdom partners, sa inyong patuloy na support, prayers and pledges, sa inyong tithes and offering. Kung kayo po'y pinagpala ng mensahe ng Panginoon, alam nyo, ito na yun eh. Kung yung mga billionaire na yun, iba yung kanilang kayamanan ay nagamit nila sa kalawalhatian ng Panginoon. Aba, praise the Lord kung mga Kristiyano sila, pero nakakalungkot kung hindi, di ba? Talagang iiwanan mo yung kayamanan na yan dito eh. Kasi hindi naman sa atin yan. It belongs to God. The earth is the Lord. Kaya kung ano yung binigay sa atin, paggamit natin sa Diyos. Kung ano yung mga pagpapala na meron tayo, Lord, iiwanan ko rin ito, kaya mag-iinvest ako sa kanya. Kaya maraming salamat sa buhay ninyo, mga kapatid, sa inyong patuloy na pag-support, sa inyong pagbibigay. Sa comment section, yung GCash number natin para sa mabilis po ninyong pagbibigay, no? Ganun din sa ating pledges, sa ating building, sa worship center na tinatayo. One day, it will rise up as we continue to build. By the grace of God, by His provision, by His blessing. Maraming salamat. Sumabay pa kayo sa prayer kanina. Tinanggap nyo ba si Jesus sa buhay nyo? Bilang Panginoon, tagapagligtas, pagsisihan nyo bang yung mga kasalanan? Ang magandang balita, pinatawad na tayo ng Panginoon. Tinanggap niya tayo sa ating kanyang kaharian, mga anak na tayo ng Diyos, kaya sabay-sabay sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome, and I have a great destiny in Christ. I believe it, I receive it. In Jesus' name, amen. Power is in you. Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Maraming salamat sa mga kapatid natin joining us tonight sa ating OPM online prayer meeting, Mondays to Fridays, 7 to 8. Bukas, kay Brother Eugene Espiritu, pakinggan natin mensahe ng Panginoon. Brother Eugene, God bless you. At ganun din kay Brother Jonard. Pagdating naman ng Friday online prayer meeting, pagdating po ng Sunday online tayo, at abangan nyo ha, may mga OPM special tayo. Na bless ba kayo sa ating prayer and fasting? Kapatid, lalo tayong mabibless at makikita natin muli sila. Kaya pag-pray natin about ministry. Maraming salamat sa Diyos. Mamanghain tayo. Beyond borders talaga ang 2023. God bless you. Have a great night. See you again. Bye!